Dahil daw sa kababayaan ng isang contractual employee ng Smartmatic ay may nakakuha ng ilang sensitibong impormasyon ng mga botante at ng COMELEC. Yan daw ang lumalabas sa pinakahuling hearing ng Senado kaugnay po sa Manoy Security Breach sa software provider para nga sa 2022 elections. Kasama umano sa mga nakuhang confidential information ang mga codes, passwords, ballot face at flow chart ng proseso ng Smartmatic. Una pong lumabas ang usapin sa isang report sa Manila Bulletin at naidetalye pa ang ilang codes sa Facebook page ng XSOX.group. Ayon sa ilang senador, isa itong napakaseryosong security breach sa database ng COMELEC kung kailan malapit na ang halalan. Merong empleyado ang Smartmatic na nilabas yung laptop niya at hinayaang, well, not hacked, but hinayaang makopya ng a certain group. Sinasabi nila yung information daw doon, yung iba bulok na 2016 na yung mga personal information. Ganun pa man, kinakabahan ako kasi may mga procedure ng Smartmatic, ang kanilang mga ledger, may mga picture ng kanilang mga opisina, may mga contact person sa COMELEC, pati detalya kung sino nag-golf at sinong umiinom ng red wine. Ito ho naman ay mariing itananggi ng Smartmatic. Iginit pa rin po ng naturang kumpanya na hindi sila kasama sa pagproseso at pagtatago ng voters' data. Ayaw po naman kumpirmahin ng COMELEC kung merong nangyaring security breach, pero siniguro ho nilang walang makakaapekto sa kredibilidad ng eleksyon sa Mayo. Napakadali pong mag-fabricate ng mga ganitong data. Anyone can make this document and post it on Facebook and say that this can possibly affect the 2022 elections. Ang kontrata lang po is to provide the automated election system. Pag na-provide na po yon, wala na pong kinalaman ang Smartmatic sa pagpapatakbo ng elections. At the very beginning, sinasabi natin that COMELEC is fully in charge of the elections. That COMELEC is fully in charge of the elections and that we are confident that even in this particular case, walang naganap na hacking, and therefore we feel that there will be no impact of that alleged hacking on the election results for 2022. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.